Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nito mabalitaan ni Doktora Annalyn Santos ang mga sinasabi ng kanyang ninang na si Jusa at ang kanyang tito Michael sa kanyang lula na si Aling Susan ay hindi ito nagdadalawang isip. Itong si Doktora Annalyn Santos ay agad naman itong hinanap ni Doktora Annalyn Santos ang kanyang lula dahil gustong gusto umano niya kaharap sila ng kanyang lula na si Aling Susan dahil nabanggit umano ng kanyang lula na si Aling Susan na kilala na umano niya ang kanyang ama sa kadahilanan na naagad naman itong tumayo itong si Doktora Annalyn Santos at nagmamadali itong umalis itong si Doktora Annalyn Santos at nang makasalubong nito ni Doktora Annalyn Santos itong si Dr. Tanyag ay dito. Ikinagulat naman nito ni Dr. Tanyag kung bakit nagmamadali umano itong si Doktora Annalyn Santos sa kadahilanan na agad naman itong tinanong ni Dr. Tanyag itong si Doktora Annalyn Santos kung saan umano ito pupunta, kung bakit umano ito nagmamadali, mayroon ba umanong nangyayari sa kanila. At dito hindi ito nagpapatumpik-tumpik pa itong si Doktora Annalyn Santos at agad naman itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos itong si Dr. Tanyag na alam na umano ng kanyang lula kung sino umano ang kanyang ama. Sa kadahilanan na ikinagulat naman ito ni Dr. Tanyag ang mga sinasabi ni Doktora Annalyn Santos at halos hindi na ito makakibo itong si Dr. Tanyag sa kadahilanan na agad naman itong sinabihan ni Doktora Annalyn Santos kung bakit umano natulala itong si Dr. Tanyag sa kanyang mga sinasabi. At dito maya-maya pa ay nagsalita na itong si Dr. Tanyag at sinabihan ito ni Dr. Tanyag itong si Doktora Annalyn Santos na nabigla lamang umano siya at natutuwa nang sabihin ito ni Doktora Annalyn Santos na nakilala na umano ng kanyang lula ang kanyang ama. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.